The Mall of Asia Arena is the house that Vera built. No. Great respect between two warriors. Brandon, the Mall of Asia Arena is the house that Vera built. I know you got a special message for the millions of people around the world and also people here, the fellow Filipinos. Pasensya ha? Kababayan, dito at sa buong mundo, ang tagal ko nang ginagawa ito, mga 20 plus years na. Ito ngayon, you just witnessed the truth's very last fight in MMA. I wish I could have went out on a win. I broke my damn hand again. Mahal ko kayo lahat. Salamat sa inyong pagmamahal sa akin. I love you all. Thank you for everything you've given me, MMA. Kahit sino pang iharang, kahit sino pang ilaban ay walang inuurungan pagdating sa palakasan. Malamang ay kilala mo ang tinutukoy ko, ang coach ng bayan, Alexis Tolentino. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa nangyari na laban ni Brandon Vera. So dito mga kabakal, sa kanyang huling laban ay nag-announce nga si Brandon Vera na siya daw ay magre-retiro na. So parang ang nangyari mga kabakal ay whether manalo siya or matalo dito sa laban niya na nakaraan ay talagang desidido na siyang magretiro. So tingin ko yun ang nangyari or baka nagretiro lang siya nung natalo na siya at wala siyang planong magretiro kung nanalo siya. Pero ang opinion ko dito mga kabakal, sa tingin ko talaga planado na niya yun. Kasi ang alam ko mga kabakal eh nagretiro na talaga itong si Brandon Vera at parang sumubok lang uli siyang lumaban. Yun ang pagkakaalam ko. So ngayon mga kabakal ay napanood yun na yung video na yun kanina bago tayo naggagawa ngayon ng reaction. Ang tanong ngayon ng mga kabakal ay kung may pag-asa daw ba na lumaban si Brandon Vera sa URCC. Dahil alam naman natin at doon sa mga hindi nakakaalam na isa po sa request ni Mammoth, ni Sugar Ray the Mammoth ay makalaban si Brandon Vera bago man lang daw siya magretiro sa URCC. So alam naman natin mga kabakal na itong si Mammoth ay matagal-tagal pa bago magretiro kasi nai-enjoy pa niya. Pero may mga nagtatanong kung posible daw ba na makalaban pa si Brandon Vera sa URCC kahit exhibition match man lang. Well mga kabakal, ito ang aking opinion dito. Sa tingin ko mga kabakal ay posible namang mangyari yun. Kasi kahit naman nagretiro na itong si Brandon Vera ay may possibility pa rin naman siyang lumaban for exhibition match dito kay Mammoth. Dahil nakita nyo naman, may mga lumalaban ngayon sa URCC at lalaban ngayon sa URCC na nagretiro na pero lalaban for exhibition match. Ibig sabihin nun mga kabakal ay wala na itong lalaban ng belt, more on exhibition match na lang talaga. Parang for entertainment na lang yung kanyang sports. Wala nang pressure ng may belt bang nakataya dito, may belt bang mawawala. So posible ito. Ang pag-uusapan na lang mga kabakal ay kung papayag ba si Brandon Vera or kung sapat ba yung kanyang TF na makukuha. Ganun lang naman yun mga kabakal. Kahit retiro ka na, kung ikaw naman ay gusto mo pang lumaban at open ka dahil maganda yung TF na makukuha mo dito, posible talaga yun. At bakit hindi, di ba mga kabakal? Bakit hindi? Kasi nga naman ay pwede rin naman talaga nating makita na lumaban si Brandon Vera kahit siya ay nagretiro na, lalo na kung ang makakalaban niya ay si Mammoth. At sana ay dumating nga ang araw na to na makita natin si Brandon Vera sa URCC para makita natin kung mayroon nga ba talagang ibubuga si Mammoth. Kung kaya nga bang talunin ni Mammoth itong si Brandon Vera or iba pa rin talaga yung level
ni Brandon Vera na kahit si Mamot ay hindi siya kayang talunin. Yan ang aking opinion. Ito ay posibleng mangyari. Depende sa kanya at depende sa TF na pag-uusapan dito. Kasi kahit naman ikaw ay retiro na, eh syempre naman, may pag-uusapan pa rin namang TF dyan. Dahil yung laban naman na gagawin nila, kung sakasakali, kapag natuloy, or nangyari ang exhibition match, eh totoong laban pa rin naman. Pero kayo mga kabakal, gusto nyo bang makitang lumaban si Brandon Vera sa URCC for kahit exhibition match lang dito kay Sugar Ray the Mammoth? Ako, gusto ko makita. Ano ang inyong opinion mga kabakal? Comment you down below para malaman natin at makarating sa kanila. Hanggang sa muli ang inyong likod, Captain Barbell. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po. Hi guys, gusto ko po magpasalamat sa ating mga premium subscriber at i-shout out ang kanilang mga pangalan. Sila po ay ang mga solid kabakan natin na nag-join sa ating channel. Meron pong join button sa tabi ng subscribe button para makatulong po kayo sa ating channel. At maraming salamat po sa inyo sa suporta ninyo at shout out po sa inyong lahat. Fire.